ORJ, ilang linggo na lang at Pasko na. Yes. Kalimitan, sa mga ganitong panahon, nag-iisip na tayo ng pwedeng ihanda sa Noche Buena. Tama ka dyan. At hindi lang yung panghanda sa Noche Buena, no? Noong nakaraang linggo ay naghanap na kayo ng pwedeng pangregalo. Actually, oo. Gift ideas yan na pang health and wellness naman. Yung sa, ano? Orice pa. Galing kami sa Orice pa. At ngayon naman, isa pa sa pwedeng pangregalo at pwedeng kasama sa Noche Buena at Medya Noche ang wine. Ay, naku, RJ, natikman mo na ba to? Ay, hindi pa. Pero alam ko, locally made to eh. Ay, tama ka dyan. At nakakatuwa kasi sabi mo nga locally made, available yan dito sa Laguna. Oh. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang magandang kwento ng isang scientist turned entrepreneur. Wow. Magandang umaga, Laguna. Ako po si Sis. At sa ngalan naman po ni Kay, ako po si RJ. Sama-sama natin pagsaluhan ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabulang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang umaga muli, Laguna. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa Community Cable Channel 8. Good morning, Ses. Good morning, RJ. Thank you sa pagsama sa akin sa episode ngayong umaga. Oo, nasaan ba si Kay ngayon? Hindi ko alam, pero kung nasaan man siya, hello. At syempre, hello din sa ating mga Facebook followers kung saan ina-upload natin ang ating mga past episodes, pati na rin syempre ang ating special online segment na site. Oo, marami nanonood ng site. Ay, oo, no? Mandami naming views. Bangga. At syempre, nasaan nga ba si Kay talaga ngayon? Parang meron siyang hanash ngayon sa Ilocos. Feeling ko namimili na siya ng regalo. Ay, tignan natin. Oo. Kung pagdating niya, meron na siyang mga handang regalo. Kasi noong last week na panood ko, kayo ay nasa health and wellness pa. Oo, nakakuha kami ng gift ideas para sa mga kaibigan naming mahilig sa mga health and wellness products. At speaking of pang regalo at pang Noche Buena, syempre napag-usapan natin yung wine, no? Oo. Isa nga yan sa pwedeng ipang regalo at pwedeng pang-socialize kapag dating ng Kapaskuhan. At isa po sa nabanggit namin kanina ni Ses, yung tungkol sa isang wine na locally made at gawa ito sa miracle fruit. Tama ka dyan, RJ. Kaya ngayong umaga po, i-welcome na natin ang ating special guest. Kasama po natin si Dr. Domingo Angeles. Yes. Hello po. Si Sir Doming. Yes, sir. Hi, Sir Doming. Hello. Magandang umaga po. Si Sir Doming nga po pala ay isang professor ng crop science, yes, tama sir, dito sa UPLB. And of course, siya ang owner ng Lopa Winery na gumagawa ng Destan Miracle Fruit Wine. That's good morning, sir. Good at morning. Again, welcome good po morning sa dito sa Laguna. Ayan, sir, napag-usapan po namin kanina na ito'y locally made. Mm-hmm. Pero bago pag-usapan siguro yung wine, ano ba yung miracle fruit? Tama sir, ano nga ba yung miracle fruit na yun? Well, ito'y isang tropical fruit, berry kung tawagin. Ito'y nag-originate sa West Africa. Inintroduce sa Pilipinas noong late 1970s, itinatanim sa backyard lamang. Ang gamit ho talaga nitong miracle fruit ay nakakapag-alis ito ng asim. Asim. Kapag tumikim ho kayo nitong miracle fruit, in 30 seconds, mawawalan ho kayo ng panlasa sa asim. Talaga, sir? At ito ho itatagal sa loob lamang ng 1 hour. So, pero, yun lang ho ang gamit ng miracle fruit. Mm-hmm. Ito ay may iba pang tawag? Sa locally, tinatawag ko itong magic fruit. Magic fruit? Yes. Magic fruit. Okay. Eh, Ses, pabot nga naman. Tingnan nga natin. Ito yung tututuan ito. Yan. So, ito, sir, yung miracle fruit. That's right. Ito ho. Mm-hmm. Ano bang ano siya? Hindi ko ma-describe kung anong pwedeng parang katulad niya na frutas Small berry ho siya. Ang small average berry na timbang niya ay 1 gram. Pero meron nung umaabot nito na 2 grams, 2.5 grams, and 0.5 gram. Ito pala ang miracle fruit. So, kasi nanood ako sa YouTube, no? Meron ako nakita doon na miracle fruit, pero ang malaki, kalabas. Oo, parang sir, kalabas naman yung sa Davao naman po ito nakukuha. So, iba-iba ba rin yung ano? Iba ho yun. Ang scientific name ho nito ay Cincephalum dulcificum. Okay. Kaya pagka kayo'y nag-i-internet, type lang yung miracle fruit o kaya yung scientific name, lalabas ho itong halamang ito. Mm-hmm. Sir, tatanong ko lang, ano? Paano ko ito kinakain? As in, well, pagkahuga? Alateris ba yan? Okay. Kung siya kinokonsume. Meron ho siyang manipis na balat. Mm-hmm. Pagkatapos sa loob nito, merong manipis na mucilage, parang laman. And then, buto na. Ang buto din po yan, syempre, maliit. Well, medyo may kalakihan ang buto. Okay. But may kabigatan din yung mucilage.
masyadong manipisu ito, kulay puti, no? Yun ho ang inyong sisipsipin. Ah, okay. So, kasi nandun ho yung tinatawag naming glycoprotein. Yan ho yung magmamask sa taste bud for sourness sa dila natin. Sir Doming, no, ang wine kasi pag ano says, di ba, pag pinag-usapan ng wine, ano yan, ay ubas. Tama. So paano po kayo napunta sa business na po ng wine at ang gamit po ay miracle fruit? Ah, okay. Noon ho kaming nag-grow nitong miracle fruit, ang talagang intention namin ay i-export ito sa Japan. Ah, okay. So, sa Japan pala. So, that's right. So nagtanim ho kami nito sa halos 4.1 hectares. Initially, ang target lang ho namin dito ng production na sa mga 3-4 tons. But there was time na umabot ho ang yield namin sa 15 tons. Mm-hmm. So sabi namin, ano gagawin natin dito sa sobra? So initially, yung mga sobra na namin, tinatapon. Na naghihinayang naman ako. So ang requirement during those times sa Japan, nasa mga 1.2 tons lang. So ang daming extra. So sabi ko, baka po pwedeng may paggamitan itong extra. So what I did was to talk to Dr. Erlyn Dadison. Ito yung director ng Food Science and Technology. Okay. Sabi ko, meron ka bang estudyante dyan na pwedeng mag-research as to other uses of miracle fruit? So sabi niya, meron ako. And yung bata, sabi niya, sir, gagawin natin wine. So, ginawa ko niyang wine and then pinatikim sa akin. Sabi ko ba, masarap to ah. Kaya lang, ginawa ko niyang wine ay semi-dry. Ah, okay. Pag semi-dry, ano po ba? Ano ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin ho noon ay meron siyang given amount of alcohol, pero ang Brix content niya, yung measure of sweetness, nasa between 9 to 10. So okay. Sabi ko kay Doktora Dison, Doktora, pwede ho ba natin gawin itong sweet? So naglagay lang siya ng konting asukal and then graduated, ano? Okay. 10, 11, 12, 13 bricks. And then lasa-lasa. And I found out that the bricks between 11 to 12 is the better bricks level of a sweet wine. So, bali, sir, dalawa ang klase ng wine na meron po ang... Yes. Meron kayo. Yes. Ito so, hong wine na ito na nandito sa atin. Ito. Ayan. Ayan, ito po. Kulay silver. Ang, ito, sir, ano to? Ito yung... Ito ang dry. Dry wine. Tapos, ito pong isa, yung may black. Sweet. Ang sweet. No? Okay. Actually, semi-dry. Semi-dry. Kasi and... meron pa hong dry talaga. Ah, okay. Ito ay parang semi-dry. In between... sweet and dry. Okay. Kaya ba siya tinawag na miracle wine ay dahil dun po sa idea na nakakaano siya, nakakaalis siya ng asim. Tama ba? Kaya po ba siya miraculous? parang Bignay wine galing yan sa Bignay. Ito naman, miracle wine galing sa miracle fruit. At yung nabanggit kasi ngayon ko nalaman kay Sir Doming, no, galing mismo pala sa research ng isang estudyante dito sa UP Los Baños, yung sa kanilang miracle fruit wine. Ayan. Sir Doming, nabanggit po kanina ang inyong miracle fruit wine. Ang pangalan niya ay Destan. Parang ano po, no, galing, na, parang imported ang parang natin, Sir Doming. Saan po galing yung pangalang Destan? Kwento niyo naman, sir. Okay. Napakahirap pong mag-isip ng label, ano? Initially, ang label na naisip namin ay Miral. Miral. Miral? Ano yung Miral, sir? Yun hong Miral galing sa salitang Miraculin. Yung Miraculin, yun ho yung mismong tawag dun sa substance na nakakapagpabago ng taste. Ng lasa, okay. And we found out later on na yung palang pangalang Miral ay pangalan ng pesticide. Ay, ayun. So, hindi maganda i-associate. Parang hindi maganda, no? Parang ito pang ino or for consumption tapos that's pesticide. Right, that's right. Parang hindi magandang pakinggan. So, nag-isip po kami ng pangalan uli. Kung anong combination ng pangalan ng anak ko, pangalan ng misis ko, pangalan ng mga lolo at lola nila, my side, the mother side, walang magandang combination. So, I thought of my name. So, okay. Ang pangalan ko ay Domingo, tapos ang middle name ko ay Stasio, okay. Tapos Angeles.
So why why don't I combine my name? Yung name dahil nga po. Destan. So kinombine ko siya, nilagay ko Destan, no? But sabi ko it sounds like Spanish. If I put an apostrophe, it may sound like French. Opo. So I put an apostrophe. Kaya pala and naman. Indeed, sorry, maganda raw ang label. Maganda at unique, no? Pero hindi ko mapagkamalan na local pala siya. Local siya. Parang ano, parang imported. Okay. Parang galing sa ibang. Sige, masingit lang, Sir Doming, no? Says yung regarding sa winery niya, yung Lopa Winery. Ito Lopa. Po, saan po ba siya ginagawa? Saka saan din po yung, alam ko yung supplier po ninyo o yung farm ay dito rin po sa Laguna? Opo. I mean, dito nyo po siya tinatanim, di ba po? Meron ho kaming farm na 4.1 hectares. Mm-hmm. So, mataas ang production namin. So, yung excess, pinaprocess namin into wine. Magagandang prutas naman ho yun. Mm-hmm. Yung farm ho yun ay pesticide free. Okay. Mm, kasi syempre, sinisip-sip niya. Alam naman. Mm-hmm. Okay. Syempre, tama. Ngayon, yung wine ho pinaprocess sa Bay Laguna. Ah, okay. The back of our house, meron doong maliit na structure. Mm-hmm. And we use that structure for processing of miracle fruit. Itong miracle fruit para maging wine. Mm-hmm. That's right. Ayan. Sige sir, may ilalagay po kayo. Well, initially, syempre ho, we would like to test the market. Mm-hmm. And noong we found out na medyo the market naman pala is friendly to us, mm-hmm. sabi namin, why don't we produce more? Okay. And then, in-apply namin sa Food and Drug Administration. Ayan, sige Sir Doming, dahil mm-hmm. napag-uusapan na natin yung tungkol sa negosyo. Now, says, no, anong dapat natin gawin? Ano bang dapat abangan nila mamaya? Ayan, usapang miracle fruit at syempre, again, pagninegosyo mm-hmm. ang aabangan natin. Kaya tutok lang po kayo, magbabalik pong muli ang Dito sa Laguna. At nagbabalik pa po ang Dito sa Laguna, kasama pa rin natin sa si Doc Doming, si Sir yes. Doming Angeldez, ang owner, ang term natin kanina, scientist turned entrepreneur. Ayan, na siyang owner po ng Destan Magic Fruit Wine. Ayan, so napag-usapan na natin tungkol, ano ba yung Magic Fruit? Miracle fruit. Magic o miracle fruit. Oo, kasi ayan. Actually nabanggit ni Sir kanina, minsan tinatawag din siyang magic fruit. Ayan. At ito nga daw ay merong characteristics na kaya niyang patamisin. Kahit anong bagay. Kahit anong maasim. Tama. So mamaya, sa side trip, malalaman natin. Ready na ba? Ready ka na ba? Kailangan maging ready tayo. Pero bago okay, yan, so okay, kwentuhan muna tayo with Sir Doming. Siyempre, bago tayo mag-side trip at bago natin tikman, Sir, paano niyo po ba nasisigurado o nasisiguro yung quality nitong wine po ninyo? Well, una sa raw material. No? Mm-hmm. We see to it na yung raw material namin, yung halaman mismo, tsaka yung prutas, hindi na-spray ng pesticide. Pangalawa ho, yung pagdating ng prutas sa winery, nilugasan ko namin ang gusto yan. Mm-hmm. Yun hong medyo may peste, kasi pesticide pre nga. Mm-hmm. Yung may peste, amin hong itinatapon. Ano? Kumbaga, disregard na kaagad. That's right. Mm-hmm. Pagkatapos, yun hong winery mismo, at saka yung mga materials na ginamit, talaga hong na sumaayon sa FDA requirement. Yeah. Oo. Mm-hmm. Kaya yun hong cleanliness, sanitation, and even yung you know, yung aming mga tao. No? Mm-hmm. Dapat naka yung proper malinis. Na attire. Yes, sir. That's right. Oh. Para masiguro namin na malinis na malinis yung pagkaka-process mm-hmm. ng wine. Even yung bote, cups, mm-hmm. and other materials na ginamit sa processing and bottling itong wine. Mm-hmm. Alam mo, sis, kung bakit nakaka-proud lang, no? So, dito mga itong season 15, ay nagpunta tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang negosyo mm-hmm. ng mga taga Laguna.
talagang napansin natin na yung in terms of quality, yung pangalaga. Hindi papahuli ang mga Tagalog. FDA approved. So at laging sinasabi sa mga tips nila, no, make sure yung ano yung kalinisan ng inyong mga na kanilang mga paggawaan, no, para ma-ensure din yung quality ng kanilang products. Okay. So sir, regarding sa kasi ang negosyo ng ngayon lang ako nakarinig, ano Tagalog ng pagninegosyo sa wine. Wala akong maisip eh. Parang it's new for me here in the Philippines. Actually, oo. Kahit ako, sir, bago sa akin yung wine na negosyo. Hmm. So, paano po ba yung mga challenges in terms of, dahil nag-umpisa po kayo ay hindi talaga sa wine eh. Tapos napunta po sa wine. So, ano po ba yung mga naging hamon po ninyo? Well, marami. No? Well, unang-una, ang Miracle Fruit ho ay hindi kilala. Hindi kilala sa Pilipinas. And so sabi ko, kung gagawin ko itong wine, ito kayang wine na ito mabenta. Ayun. Unang-una, hindi kilala yung fruit. Mm-hmm. Much more yung wine. Hindi kagaya ho ng Bignay. Mm-hmm. Everybody knows. Familiar. Bignay. And therefore, pag sinabi nila Bignay wine, then they know that comes from Bignay. Uh-huh. And alam nila yung wine. So ito, hindi kilala. So sabi ko, may advantage at may disadvantage siguro itong hindi kilala yung fruit. Ang advantage, well, ang disadvantage muna. Ang disadvantage ay baka hindi ito mabenta. Maraming kalaban. Dahil hindi siya familiar sa mga tao. Kilala, yes. And then, ang advantage naman is dahil hindi kilala, baka this is an innovative product. Tama. And kasi nakaiba siya, no, sir? That's unique. Right. Admittedly, sa totoo lang, modesty aside, no, wala kayong makikita ganitong wine. Sa, hindi lang siguro sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya, kung halimbawa, yung consumer ay naghahanap ng novelty product, yeah, no, for wedding, no, or special occasions, no, for gifts, siyempre hahanap siya ng kaiba. Tama. Yun lang ho naisip ko. And ito yung kaibang wine. Mm-hmm. Kaya I took the risk, invested, and here I am. Kailan po ba kayo nagsimula sa pagninegosyo po ng inyong destan? Nagsimula ho yan ng 2009. Okay. So, Ses, kung titingnan mo, 2009 to 2017. So, I think naman ay market-wise, ay may market si sir. May market na siya, sir. May profit na nakukuha sa kanyang negosyo. Well, modest aside. Pero naman, nung una, medyo nahihirapan ang kami mag-market. Siyempre, sir. Dito. Simula kasi, di ba? Kasi, nag-i-introduce kami sa market. So, bigay dito, bigay doon. Mm-hmm. Patikim dito, patikim doon. So, that's how we started marketing the wine. And then, sa mga kamag-anak muna, diba? Kamag-anak. Sa mga kaibigan, ano, sir? Sa kaibigan, kumpare, sa gano'n. Why don't you taste our wines? And then, so, hanggang sa, siyempre, word of mouth, even sa UPLB, mga students, pag kami seminar, they call me. Yung mga colleges, when they have guests, they call us. For token, ano, sir? Yes. Sa mga guest. And then we participated sa various fairs, trade fairs. Yeah. Oo. Dito sa Los Baños, diyan sa Calamba, dito sa Laguna. And then meron sa Mega Mall, meron sa World Trade. That's how we are now marketing the wine. Meron ho ito sa, well, sa amin of course, but meron din sa Dalcien. Yes. Ah, so bukod po sa inyo, makakabili meron din sa Calamba. Calamba at sa Dalcien. Saan pa po, sir, pwedeng makita itong sa product? Sa Quezon City Memorial Circle, yung pwesto ni Calu Vitano. Ah, okay. Ah, okay. So meron din po, sa park yun eh. Nakalimut ko lang yung pangalan ng park. So may mga nakikerry naman po pala ng inyong product. Meron ho. At saka merong mga gustong mag-distribute. But, ayan. Yun ho kasing nitty-gritty ng mga negosyo nito, medyo hindi ko pa rin gamay. Siguro, pero eventually, so eventually ba, papayag kayo na for distribution ang inyong wine? Yes. So, pwede rin naman hong they buy the wine, they put their label, and okay lang yun sa inyo. Okay, sir.
So sa mga interesado, pwede. Sa mga interesado. Interesado ka na ba, sis? Tignan natin. Tignan muna natin. Tikman niyo, why not? Mamaya natin titikman yan. Mukhang excited ka na talagang tikman na. Eh, kasi kakaiba, unique nga eh. Kaya exciting siya. Tama. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan, no? Sa pagbabalik po yan ng Dito sa Laguna. Balik pong muli ang Dito sa Laguna. Kasama pa rin po namin si Sir Domeng Angeles, ang scientist turned entrepreneur. Ayan. Owner. Ng owner ng Lopa Winery. Yeah. Ang gumagawa ng Destan Miracle Fruit Wine. Ayan. Yeah, sir, kanina nabanggit ninyo yung challenges na naranasan ninyo nung tinatayo ninyo yung inyong business. Ngayon, sir, baka naman po may mga nanonood sa atin na interesado din na mag-venture sa ganitong business. Ano po kayang maipapayo niyo po sa kanila? Well, una ay dapat nilang pag-aralan yung papasukan nilang negosyo. Mm-hmm. Pangalawa, dapat maging risk taker sila, no? Dapat maging innovative sila, mm-hmm. Hindi yung gaya-gaya lang. No? Mm-hmm. Dapat mag-isip sila ng special product na gusto nilang i-produce, no? Kasi kapag innovative ka, mauna ka, siyempre. Kung gumanda man o maganda, may susunod sa'yo. But nauna ka na. Secondly, dapat quality. Yeah. You should produce quality product. Kasi wala akong papalit doon, no? Kapag nalaman nila na maganda ang product mo, no? Maganda ang lasa, maganda ang well externally maganda ang dating, but primarily yung lasa, syempre yung laman, yung laman, oho, ay things will go very well sa negosyo mo, no? Kaya sa tingin ko yun ho ang pinaka importante. Marketing is also important kasi siyempre pagka pangit ho ang packaging, mahihirapan itong ibenta. And then of course promotion, mm-hmm. Promote mo yung product mo at siguraduhin mo na pagka in-introduce mo sa market, ay mapapansin ng mga consumers. Kailangan unique talaga. Tama. Malaki ang contribution ng packaging sa marketing ng product. So yun ang unang nakikita, di ba? That's right. Packaging, tapos yung quality. Mm-hmm. Minsan nga, di ba, bumibili tayo ng mga produkto na kahit naman sobrang mahal, pero dahil alam natin yung kalidad ay maganda, so yun yung binibili natin. So hindi lang talaga sa presyo. Hindi yung nagmamatter yung presyo. Ang mahalaga, masarap, maganda yung produkto. At nabanggit nga ni Sir Domeng, kailangan innovative, kailangan bago yung i-offer natin sa mga mamimili. Sir, saan po ba mamibili ang Destan Magic Fruit Wine? Saan po kami makakabilinan? At paano po kami makipag-ugnayan sa inyo? Well, sa ngayon ho, sa amin sa Jubilee Bay Laguna, pwede nilang kontakin kami sa aming telepono, 501-0733. And then meron ho kaming Facebook account. Ayun, ako ho merong Facebook account. Pwede nilang kontakin ako. I-type lang ho nila yung pangalan ko. And then ito hong Destan, meron din ho itong sariling Facebook page. And then meron hong mga local cafe na nagdadala ho ng Destan wine.
But sa ngayon, limited ho lang yung mga outlets na kung saan mabibili. Kung saan mabibili. Yes. So, but eventually, once na talagang all the papers, especially yun hong FDA, MDA, kasi ito ho, nakasalang, wala palang license to operate, kumbaga. Pero naandyan na ho yan, nagkataon lamang na medyo delayed yung evaluation, assessment. Okay. At least po, tumatakbo na yung mga papers. Kasi ngayon, local siya available, but we don't know, di ba? Baka export-wise na siya, no? Pwede rin siya maibenta sa ibang lugar. Pero ang maganda ngayon, parang yung pagiging unique niya, dito mo lang mabibili yan sa Laguna. Tama, oo. Sir, marami pong salamat. Meron po ba kayong gusto pong, pwede nyo po pong invite ang ating mga manonood? Oh, sir, di ba nabanggit nyo kanina may mga bazaar? Baka po may mga upcoming kayong bazaars or trade fairs? Simula ho bukas, December 6 hanggang December 10, ay meron hong trade fair na inorganize ng Department of Trade and Industry sa SM Mega Mall. Nandun ho kami, no? Iniimbitan ho namin kayo na bisitahin yung trade fair na ito. Hanapin nyo lamang ho ang booth ng Lopa Winery. Lopa Winery. That's right. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Doming. At panigurado ako, RJ, yung mga, siguro yung mga iba din nating mga nakasama na sa dito sa Laguna, baka may booth din sila doon. Pero, huwag niyong kalimutang hanapin ang Lopa Winery. Maraming salamat, Sir Doming, sa pagpapaunlak sa aming panayam. Sa ulitin po ba? Sa ulitin, ba? Sir. Pwede ho. Baka, baka sa susunod, mas malawak na ang mararating na market ng Miracle Fruit Wine ni Sir Doming. Ayan. So, ako alam mo, RJ, ang napulot ko dito sa episode na to, yung sabi nga ni Sir, maging innovative ka. Kailangan kung meron kang gustong business na simulan, kailangan unique para kakaiba ka. Ikaw, ano namang yung take home sa episode na? Well, sa akin, kailangan risk taker ka pag sa paninegosyo, no? And innovative. At yung napapansin ko sa mga nakarang episode natin at nabanggit ni Sir Dong, yung branding. No? Kailangan yung bago sa tunog ng mga mamimili at mahalaga din yung quality. Tama. Ayan. So, dapat ina-assure natin na dekalidad ang produkto na bibilhin ng mga mamimili. At masaya ako dahil dito sa Laguna, ang mga products natin ay may quality. Tama. Ayan. At syempre, unique. Dito na po nagtatapos ang episode natin ngayong umaga dito sa Laguna. Para po sa inyong mga reaksyon o suggestion, maaari po kayong tumawag sa numerong 536-2433 or 536-2511 Local 312. At para naman po sa mga DSL updates at uploads, lalo na ang ating inaabangan sa side trip, maaari nyo po i-check ang aming official Facebook page, facebook.com/dito sa Laguna. Muli sa namamasyal at namimiling si Kay, sa ngalan po niya, ako po si RJ. Ay, maraming salamat, RJ. Pero bago natin talagang tuluyang i-end ang ating episode, inaanyayahan po namin ang ating mga viewers sa CCBC Channel 8, pati na rin sa Facebook, na pwede po kasi kayong mag-recommend o mag-suggest ng mga topics. Ayan. Kasi alam nyo, nako, pag napili yung topic ninyo at i-feature namin, may chance po kayong makasama sa aming mga shoot. Ay, 'di ba? Para makita nyo kung paano namin ginagawa ang bawat episode. Maraming salamat, RJ. Thank you. Muli, ako po si Sis. At dito na po nagtatapos ang isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na